Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, October 6. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong dasal. Katatapos po ang aking unang chemotherapy session. That's why nawala po yung video ng ilang araw. Ito po ang Ebanghelyo. Sabi ng Ebanghelyo, some Pharisees came and put him to the test with this question. Is it right for a husband to divorce his wife? He replied, what law did Moses give you? They answered, Moses allowed us to write a certificate of dismissal in order to divorce. Jesus said, Moses wrote this law for you because you are stubborn. But in the beginning of creation, God made them male and female, and because of this, man has to leave father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one body. So, they are no longer two, but one body. Therefore, let no one separate what God has joined. Napakaganda ang reflection ni Jesus dito tungkol sa buhay mag-asawa. Parang nakita niya na culturally, naging bias ang kanyang bayan dahil karapatan ng lalaki itapon ang babae kung ayaw niya. He could be the one to write an act of divorce. He could dispose of his wife. Yung wife, walang karapatan ng ganon. May karapatan siyang itapon ng babae dahil feeling niya tapos na ang kanilang relasyon. At nakita ni Jesus, napaka-unfair itong pananaw na ito. Napaka-unfair na ginagawa sa pag-iisang dibdib, basura, tapunan. Kapag hindi gumagana, imbes na ipaayos, tinatapon lang. Ganyan lang. Lalo kapag bias, kapag yung lalaki ang napuno, siya lang ang pwede magtapon. Sinabi ni Jesus, plano ng Diyos ito. Pangarap ng Diyos para sa tao, hindi tapunan, hindi tambakan. Sana matuto po tayo na kasama ang Diyos. Pag hinanap natin ang kanyang plano, kahit anong crisis, pagsubok, difficulty, ay makakayanan ng mag-asawa sa kapangyarihan ng Diyos. At kung nagustuhan mo ang video ng ito, pakiusap, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.